Number two point, the surrender of Pastor Kiboloy does not absolve or ipinawalang sala ang kriminal na mga paglapastangan sa batas na ginawa nila Torre. At may pananagutan pa rin dyan sila Abalos at sila Marbil at Marcos. Bakit? Sapagkat the warrant of arrest is not a license to commit human rights violations. The warrant of arrest is not a license to take over and drill inside the school buildings. The warrant of arrest is not and cannot be used to attack and physically harm civilians who are not also part of the warrant of arrest na dapat i-intend na i-serve mo. Third, the warrant of arrest, no matter how many warrant of arrest ang hawak ni Abalos, ni Marbil at ni La Torre, do not give them the license na i-take over illegally for 16 days ang buong religious compound, buong Bible school at buong Kingdom of Jesus Christ, pati na ang Jose Marie College. It does not make any absolution o pagpapawalang sala kung nagsurrender man si Pastor sa ngayong araw na ito. It's another matter. Pero ano po ang malinaw? Umiral po kay Pastor Kiboloy ang kanyang sense of moral duty sa kanyang pinamumunuan. That's the way I look at it. Because while Pastor Kiboloy is entitled to exhaust all legal remedies, questionin ang warrant, questionin ang finding ng DOJ na alam natin lutong Macau ito, questionin ang proseso sa pag-serve ng mga court order na ito, it is entitled to Pastor. At please lang ha, i-remind natin si Abalos, si Marbil, si Marcos, at si Torre. Pastor, just like any other accused person in any country na may democratic existing government, kagaya sa Pilipinas, anybody accused is presumed innocent until proven guilty in a trial or evidence are established in court trial na mag-prove na guilty siya. But the way they treated Pastor Kiboloy and other ministers and leaders of KOGC and those who are members and leaders na hindi naman kasama sa warrant of arrest, tinatrato po silang mga kriminal, terorista, at nilabag po at nilapastangan ang kanilang mga karapatan. The main issue here is no longer about kung nagsurrender si Pastor o hindi. Hindi po matatabunan ang 16 na araw na nangyaring paglapastangan, paglabag at paggamit ng state terrorism ni Marcos, ni Abalos, ni Torre at ni Marbil. Kahit pasabihin natin nakakustody ngayon si Pastor sa Camp Crami, we will speak out the truth. Yeah, we recognize na pinasalamatan ni Atty. Torreon ang role ng PNP as a coordinating agency doon sa naging effort na mag-surrender si Pastor and safe and sound siyang madadala at haharapin ang mga kasong ito. But do not please succumb. Huwag po tayong pumayag. Nalamunin po tayo ng maruruming laro sa propaganda.